10 kandidato ang nag-aalay ng sarili upang tumangan sa pinakamataas na posisyon bilang Pangulo ng Bansa. Siya mang kalalakihan, subalit namumukod-tangi ang isang babae. Isang balo. Kumbaga, solo parent. Na bago pa man pumasok sa politika, ay naging tagapagtanggol na po ng mga maralita at walang tinig sa lipunan. Siya ay nanguna upang sa abot na makakaya itawid tayo sa gitna ng pandemyang ito. Inspirasyon siya ng patuloy na dumaraming Pilipino, lalo na ng mga kabataan na siyang pag-asa at kinabukasan ng bayan. Hindi ko po ginawa ang pag-iendosong ito upang makaungos. Ulitin ko po. Hindi ko po ginawa ang pag-endorsong ito upang makaungos sa aking mga katunggali o sa aming mga katunggali. Sa tulong, suporta at pagmamahal ng aking mga kapwa Bulakenyo, ang inyong abang lingkod po ay ayoko po talagang sabihin na ito, but actually, ito na tayo. Ano po? Tayo po ay nangunguna sa lahat ng lehitimong survey. Ang aking ipapahayag sa araw na ito ay walang halong ibang motibo. Maliban sa pagtindig sa prinsipyo para sa ikabubuti, like I've said, ng ating mga kababayan. Ako po ay taos-pusong naniniwala sa matapat at mapanagutan at mapagkalingang serbisyo publiko ng leader na ito. Ikinagagalo ko pong ipahayag sa araw na ito. Saksi ang aking mga kapwa, lingkod bayan at kandidato ng National Unity Party, kayo din ang ating mga kababayan. Ang aking taus-putsong suporta sa kandidatura ng ating kasalukuyang Vice Presidente na sa mabiyayang patnubay ng makapangyarihan Diyos ay siyang susunod na magiging Presidente ng Republika ng Pilipinas. Iginagalang Leonor Leni Robredo. Palakpakan po natin. Let a woman lead. Let Leni lead. Mabuhay ang dakilang lalawigan ng Bulacan. Mabuhay ang ating kaisa-isang bansang Pilipinas.